Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Yoli and for today we will be having another travel video, and as usual all the details and requirements will be posted on the description part of this video, so if you are interested with this kind of content, just keep on watching. Okay, for today, pupunta tayo sa Karamawan. I don't know if I'm pronouncing it right, but it's either Karamawan or Karamuan, which is located in the province of Camarines Sur. And yeah, after 12 hours drive from Manila, ay nakarating na po kami sa Karamawan. Ayan, so this is my room. Bali, ang binayaran ko is 5,500 for the whole package, tour package na yon. But, nag-solo ako ng room, so nag-additional ako ng 1,200. So, bali itong isang room na to is solo ko na po siya. Para sa akin, affordable kasi may aircon na siya. So, may own TV. Yung CR na din po siya. Then, ganito siya sa loob. Malinis yung CR. Ayan. And then, bed. Then, table. Mirror din. Then, another table over there. Okay. Say hi. Hello. Good for two person. Ito yun. May own CR siya. Ito naman, good for 5 packs. Included din po yun sa accommodation na binayaran namin. This one is for 4 na tao. Yan, lahat ng room na to included po ito sa binayaran namin na 5 per head. So, lunch muna before island hopping. Take note guys that this meal or lahat ng meals ay included sa tour package na binayaran namin. So, everyone, siya po yung ating tour guide for today. Ano pong pangalan niyo? July po, July. July Alarcon. Ayan, sabihin mo na kung saan tayo pupunta. Pupunta po tayo dun sa Laos Island, Matukad Island, Pagbalinag Island, Nalagos in Busdak Island. Ayan. Be, say hello. Hi. Hi. So, this is the view of Matukat Island and ito ang isla na pinakagusto kong napuntahan namin because it's just like you are in Palawan. At dahil sa sobrang init, you can enjoy just eating halo-halo here. Buko, kasi may buko din silang binibenta for only 25 pesos and yung halo-halo nila is 30 pesos. And then, dito rin matatagpuan yung Blue Lagoon na sinasabi nila wherein makikita mo yung mga malalaking isda. So, yeah. Photoshoot, pwedeng-pwede rin dito kasi ang ganda nga ng view. Hey, so this is our second destination. First is second island destination, Laos Island. So ganito yung view. As usual, mga rock formation ulit. Katulad lang dito sa Matukat Island.
We are finally done with our first day island hopping, and as you can see, nakauwi na kami sa hotel and kakatapos lang namin kumain. So, konting kwentuhan lang muna bago kami matulog. So, tomorrow is another island hopping and it is our second day. Siya yung little tour guide namin. Ang pangalan mo? Angel. So, ginawa ko na lang montage yung second day part para mas ma-appreciate yung view. But ito yung wrap up ng mga activities namin. First, napinuntahan namin is yung Cotivas Island. And then, second is the Bugtong Sandbar sa Bitanglaya Island. And then, pupunta sana kami sa Manlawi Sandbar. Pero, malakas kasi yung alon kaya hindi namin napuntahan. And then, nag-snorkel din kami, which is wala akong nilagay na video kasi hindi na ako nag-video. And then, last itong Karamoan Church. By the way guys, maraming mga bata and even mommies doon sa may lighthouse na pwede niyong gawing tagabit-bit sa mga dala niyo and even photographer kasi ang kaganda ng mga kuha nila. Ito ang sample. Yan, which is I think yun ang way nila para kumita ng pera kaya magbigay din tayo ng kahit kaunting tip. Anyway, we are now on our way to Albay. After 4 hours, nakarating na kami sa Albay. We had our breakfast first and then pagkatapos namin kumain, nag-proceed na kami sa ATV ride. Time niya po talaga is 1.5 hours. Kasi pag sumasobra po doon sa 1.5 hours, back and forth, wala naman po siyang additional na babayaran. Kaya dinidigyan po namin ng allowance, kaya nagiging 2.5 hours po, okay? May dagdag po kami isang oras para sa pag-feature-feature at pag-video po ninyo doon, sir. Okay po? Mag-guide lang po kayo susundan kung saan po dadaan si Guy. Doon din po kayo dadaan. Maintain po natin ang one lane. Nakasunod lang lagi tayo sa ating guide po. Bawal po mag-overtake sa mga kasama. Ganun lang na po sa ating guide. Bawal po natin sila overtaken. Lagi po tayo nakasunod lang sa kanila.
So, uulitin ko, we paid 1,800 for the Green Valley ATV ride. Hindi po siya included dun sa tour package and it is optional. And yeah, after ng ATV ride namin, nag-lunch na kami, which is handle na namin yung lunch. Hindi na rin siya included dun sa tour package. And then, after having our lunch, bumili na po kami ng mga pasalubong. There, if nakaabot ka man sa part na to, maraming salamat. And all the details about this tour and name ng travel agency na pinagbukan namin will be posted on the description part of this video as well. If you have any questions, just comment down below and I hope that you enjoyed this video, and if you did, please don't forget to give it a thumbs up and please do consider subscribing on this channel as well. So yeah, thank you guys for watching and I'll see you in my next vlog. Bye!